Magandang gabi, ako po si Engineer Clark Ferrer. At ating pong talakayin no ang proseso sa paggawa ng ating dream house. Or ito po yung mga signs no pagka kayo ay ready na to build your dream house. So una, meron na po ba tayong lote? Malaking lote. At least for me no, 400 square meter na. So that's enough na for your dream house. Second, siyempre, medyo nag-canvas-canvas na rin tayo magkano yung possible na abutin, no? Mga ballpark estimate for your dream house. And then of course, meron ka nang napupuso ang arkitekto, no? Na magde-design ng iyong dream house. And then, of course, referral na contractor, no? To build your dream house. And then, of course, you have a realistic expectations for your dream house. Dito meron sa Pinterest no, pwede mong puntahan doon or sa Google no. Sa Pinterest kasi targeted yung mga gusto mo na finishes ng iyong bahay lalo na sa interior no. Nandoon yung mga inspiration na pwede mong puntahan or piliin na pwede mong ipakita sa iyong architect no para ma-picture niya or makita niya yung gusto mong itsura ng iyong bahay. And of course, you have an emergency fund. So, kasi syempre, for example, may contract price ka na with your contractor, pero marami kang gustong idagdag, no? Dahil along the way, marami kang nakikita habang ginagawa. Kasi it will take you 8 months, no? At least, no? 8 months para kasama na yung interior fit out ng iyong bahay bago ito matapos or ma-turnover. So, all the process along the way, meron kang makikita ng mga magagandang for your interior no? Na changes habang ito ay under construction. So, yun siya. And, of course, ready ka din dapat no, sa maintenance. Kailangan ma-maintain kagandahan ng iyong bahay, ma-maintain yung kalinisan, no? At regular ito sa interior and exterior ng iyong bahay. Lalo na kung tag-ulan na, dapat na dyan na. So once a year yan, na may maintain yung iyong bubong, no? Kung may butas ba ito or may leak. Even the aircon, no? Kailangan regular yung cleaning, quarterly, mga ganyan. Mga ganung bagay po. So, ano po ba? Ito yung katanungan eh. Engineer, ano po ba yung kailangan ko bago ko gawin yung dream house ko? I will recommend, no? To consult an architect. Because they are the prime professional para i-design yung bahay mo. And then si architect, no? Sino yung napusuan mong architect or kakilala mo or ni-refer sa yung architect, siya na rin yung bahalang kahanap ng ka-teammate niya or tinatawag natin na mga engineers para buuin yung design. Kasi si architect, siya yung magpa-plano ng spaces mo no? For your interior, and then design for the exterior. Yan, siya. Siya maghanap ng electrical engineer, ng mechanical engineer, sanitary engineer, electronics and communication engineer if you want a home automation. Yan mga yan yung kailangan sa pagbuo ng iyong dream house. Okay. Of course, the structural engineer rin pala. Nakalimutan kong banggitin. So, yan. Kasi si architect, siya'y nakakaalam ng mga building code no para matapos at na maayos o madisenyo ng maayos yung bahay. Siya rin po yung magbibigay po ng drawings sa mga engineers para po mailagay po yung mga design na kakailanganin para sa electrical, sa mechanical at kung ano-ano pa pong engineering plans na kakailanganin po sa pag-apply ng building permit. So, paano po ba humanap ng maayos na arkitekto? Una po, mag-due diligence po tayo. Tignan po natin kung yung ating arkitekto ay lisensyado. Punta po tayo sa PRC website wherein you can check the name of the architect. And hindi naman po siguro masamang itanong kung meron po bang copy ng license yung architect. Of course, this is your dream house. Kailangan i-assure po natin yung gagawa ng bahay natin ay lisensyado.
So, yun po, i-check lang po natin kung naiyak kayo. Kunin niyo yung full name, then check niyo sa PRC kung ito po ay license. And pangalawa, i-check niyo po yung kanyang portfolio. So, yan si architect po, may mga nagawa na po yung previous na projects, no? May mga na-design na siya. Mag-due diligence po tayo. Pwede rin po natin interview yung mga dati niyang kliyente kung kamusta naging relationship nila, na-implement ba ng maayos yung disenyo ni arkitekto, no? Yung mga nagawa niyang disenyo nung previous na clients niya. Ganoon lang po. Next is, pagka okay na po yung design natin, ipa-review po natin, no? Yung mga kailangan po sa City Hall or sa munisipyo ninyo, sa Office of Building Officials, kailangan kumpleto po yung requirements na maisasubmit natin doon. So, i-check lang po natin each municipality and cities po kasi they have different requirements. So, mas maganda, pumunta po kayo sa munisipyo ninyo or sa city hall ninyo at doon po ninyo hingin yung requirements kung ano po yung kailangan para sa building permit. Ayan po. Kasi ito po ay seselyuhan at pipirmahan po ng ating mga design professionals. And pagka natapos na po yung disenyo at ang requirements nito, ang atin naman pong susunod na gagawin ay hahanap ng contractor. Pero if you want an ideal one, you can find a project manager or yung po yung tinatawag natin consultant. Si project manager, siya po yung sa client side. So, siya po yung nasa side natin. I-pro-protect niya po yung interest po ninyo as client. And seguridad na kayo ay hindi maluloko. At seguridad din na yung in-specify ni architect or ni designer, no, the design team, ay tama ba yung ginagawa ng contractor? Or tama ba yung mga brands na in-specify ni designer, yung ba yung inilalagay or yung sinasabi ko kanya specification. For example, sa bakal, ang nakalagay ay 10mm grade 40, pero ang nilagay ay 8mm grade 33 pa. So, undersize na, wala pa sa standard, substandard pa yung ginamit. So, yun po yung mga maitutulong po ng inyong consultant na project manager. Next, for example, nakakilala na po kayo or may nag-bid po. Kasi si project manager, siya rin po yung pwedeng buwa ng bid form or bid documents sa mga bidders. Wherein, itong mga bidders na to, sila po yung mga contractors natin. Para apple to apple po yung comparison ng bawat isang contractor or bawat bidders, ang ating pong gagawin, si project manager, magsasubmit po ito sa mga contractors ng design ni architect. And then, yun po, kokostingan po yun. Pare-parehas po nila yung kokostingan based on the specifications and your preferred brands. So, from there, apple to apple po yan. And then, it doesn't mean naman po, no, na meron pong bidder, lowest bidder, eh siya na po yung posibleng manalo. Hindi po ganun. Kasi it will also depend on the credentials po ni contractor. So una, pagkahahanap po tayo ng contractor, i-check po muna natin kung ito po ay merong DTI or SEC registration. Meron po ba siyang business permit? Or meron din po ba itong BIR registration? At meron rin po ba itong PCAB? No? Kasi under the law, hindi po pwedeng makontrata ang walang PCAB. So, yung mga pwede kong i-advise na kailangan nating alamin. At i-check rin po natin mga previous projects ni contractor. Kasi baka naman hindi rin naging maganda yung relationship niya sa previous clients niya. Iniwan niya yung mga projects niya, terminate, o kung ano pa man. Maganda po na due diligence pa rin po tayo sa contractor. And then, of course, para ma-secure din po, just in case nagkasundo na po, no, ang both parties regarding po sa project na ito. Una po nating hingin, pagka tayo po ay nagbigay ng down payment, humingi po tayo ng surety bonds or ito po yung assurance, no? Meron kang insurance na
pag nagbigay ka ng down payment, kapalit po nito, ay yung bonds. So, saan po ba ito nakukuha? Ito po is non-life insurance, wherein si contractor, kung siya ay seryoso sa kanyang negosyo, ay makakakuha po ito ng insurance para sa surety bonds po. Yun po. Para, of course, secure din po kayo sa iniiwan ninyong pera, no? Or binibigay ninyong pera sa contractor. Yun po, wag po tayong hahanap ng mura dahil at huwag rin po tayong hahanap ng freelance na contractors. Kasi una, mahirapan po kayong habulin yung mga ganyang klase na contractor. Pero I'm nothing against with the freelance contractors. We are here to guide you and help you secure your business documentations para makalaban rin tayo, no, ng maayos at legal na makapagnegosyo sa industriyang ito. So, yun po yung mga tips ko along the way, no, bilang client or the end user. Kailangan po na magkaroon kayo ng good relationship with your service providers. Una po si designer, susunod po diyan si project manager, pangatlo po diyan is si contractor. And syempre, the suppliers din. For example, you have owner supplied materials. Maganda po na maging maganda rin yung relationship niyo with them kasi you can avail big discounts, ganyan po, di ba? And ito po sila designer. Yan, pwede niyo pong pwede po sila makatulong para makahingi po kayo ng discount sa mga suppliers for the owner supplied materials. Ano po ba yung mga pwedeng maging owner supplied materials, no, na tinatawag at contractor installed? So ito pa yung mga bibilhin natin na para yung specifications masunod. Una po ay yung tiles para sa akin. Then lighting fixtures na gusto nating ikabit based sa design po. Kung meron, lalo na kung meron kayong interior designer. And even the furniture, toilet fixtures, special paints, yung mga yan po. Modular cabinetry. Kasi mga specialty trade na po yan. Air conditioning, home automation, yun po. Si project manager, siya po yung magsisilbing parang supervisor nyo na po. No? So, dahil ito po ay professional, alam niya po kung ano yung timeline, nasusunod ba ng maayos or hindi. So, yan po yung maaring ikatipid, no? Paraan para makatipid tayo. Akala po kasi natin dagdag cost po minsan yung may project manager ka. Pero sa totoo lang po, no, yung cost po na yun, yung binabayaran po natin doon is peace of mind. Kasi marami na po mga kliyente na naloko, tinakpuhan, iniwanan yung project, na-terminate, di nagkasundo si contractor kasi hindi nasusunod yung design ni architect. Alam niyo po yun, nagkakaroon na ng turuan. May mga blame game na, no, along the way, wherein yung dream house ninyo ay hindi na po nagiging dream house. So, nakakalungkot pagka yun na yung nangyayari along the way. Kaya maganda po, no, for me, yung ideal is magkaroon kayo ng project manager to secure your interest. Yun po. Kung makakatipid, no, balik tayo sa usapang tipid. For me, or makaka-discount, no? Maganda po talaga na owner supplied materials po yung inyong mga fixtures, yung po. At parang di na rin po kayo magkaroon ng problem. And even the special trade, no? For the mechanical home automation, that's very important. Kasi pag nga naka-direct kayo dyan, malaki yung matitipid ninyo. Kasi si general contractor, hindi niya naman kasi sakop yan actually. So, hindi niya rin naman na para pa kunin yan at patungan pa ulit. So, tataas yung cost. Mas maganda yung per specialty trade na lang siya. Kasi nasanay tayo, no, na one-stop shop na eh. Yun po kasi nangyayari na gusto mo si designer, siya na rin yung project manager, siya na rin yung contractor. Gusto mo sa kanya na rin supply para iwas na ng sakit ng ulo, but
very few po yung nagsasucceed sa ganong sistema na one-stop shop. Pero mas maganda po for me na hiwa-hiwalay. To some, okay siya. Magiging successful. To some, hindi. Pero for me, parang feeling ko mas maraming horror stories eh. Nagkakaroon ng hindi magandang relationship at the end of the project. Marami po dyan sa group na binuo ko. Marami po nagko-complain dyan, naniloko, tinakbuhan. But of course, I don't judge po kung sino po yung mali. Minsan, client, nagsusumbong na niloko siya ng contractor. But what is the basis for that? Kasi hindi ko rin naman alam yung istorya ni contractor, di ba? So may mga instances na mas maganda, inaalam namin yung problem both sides para at least makapagbigay rin kami ng advices on both sides. Sana po sa mga tips ko ay may natutunan kayo or makatulong sa pag-build ng inyong dream house. Maraming salamat po. Ito po si Engineer Clark Ferrer.